hindi lang tayo masyadong aware dahil marami talaga kabataan na nakikinig ng banyaga musika. Eh, hindi naman bago yun. Noon pa. Matagal na yung phenomenon na yan. Kahit nung bata kami, gusto din namin yung ano, yung musikang banyaga. Hindi natatanggal yan. Lalo pa ngayon dahil bukas na bukas ang linya ng banyagang musika. Bukas na bukas sa mas malawak pa. Okay? So, mula noon hanggang ngayon, wala naman kaming ginawa kundi makipagkompetensya, kasi hindi naman pwedeng sabihin natin na tiklop na tayo dyan dahil magaling sila. Hindi, matagal na namin pinag-uusapan yan at pinagpipilitan namin sa aming mga sarili na mali yung pananaw na eh kasi talagang banyaga magaling sila kaya talagang ganun dahil sobrang technical. Napakahusay na nila, hindi na kami makikipagkompetensya. Maleho. Mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang aming pag-iisip nila, Noela. Tumanda na kami. So, pati ngayon, yung mga bata, ini-influence namin, we will compete head on. Hindi tayo magsasabi na hindi talaga taldo tayo. Hindi tama yon, kasi meron tayong atin na wala sila. Meron. As in, sobrang meron. Kaya ngayon, inuungkat namin yung atin na hindi nila makukuha ever. So now, in terms of yung sinasabi mo na LMP, taon-taon na yan, pero alam nyo, gumagana yan buong taon. Ito ay celebration lang para sinasabi natin, okay, highlight natin ulit yung original Filipino music. Pero araw-araw, buo yan, nangyayari yan. Siguro hindi lang tayo masyadong aware dahil marami talaga kabataan na nakikinig ng banyagang musika. Eh, hindi naman bago yun. Noon pa. Ayan, inulit ko na naman. So, hayaan nyo, gumagawa kami ng paraan, nakikipagkompetensya kami, babalik din sa atin yan. Anyway, PhilScap will also give you some figures na yung dati na mga 70s na ang pera ng royalties ay lumilipad pa ibang bansa dahil sa pagtangkilik natin sa banyagang musika. Ngayon, unti-unti nang lumalaki. Hindi pa naman ganun kalaki, pero masasabi ko sa inyo, and Noel will be able to say that kung dati 85% foreign, 15% lang ang kinikita ng mga ang naiiwang pera dito sa Pilipinas. Ngayon masasabi natin siguro may 25% na naiiwan dito sa Pilipinas. Eh syempre, bigyan niyo naman kami ng panahon. Kahit mamatay kami o kahit namang isang dantam pa, by that time, siguro masasabi natin, equal footing na, 50-50 na kami. Hayaan nyo yan. After another 100 years, wala na, talo na yung banyaga. Ganun ba yung mag-isip? Yun lang. Well, dagdag siguro, totoo yan, no, na hindi na talaga natin may maalis, no, yung musikang banyaga sa pang-araw-araw na buhay natin. Kasi unang-una, pagbukas natin ng ating device, andiyan na yung mga access music na app, no, sa ating mga cellphone. At syempre, hindi na actually tayo nakikinig masyado sa radyo, kundi at doon na, no, sa music apps. At very easily we can access music na kung gusto nating pakinggan. At hindi natin yung tinatanggal, no, sa mga tao dahil choice nila yan, eh, kung ano yung gusto nilang pakinggan. Pero ang gusto natin gawin is that yung palakasin yung pagtangkilik at pagmamahal
ng mga Pilipino sa ating sariling musika. At eto na nga, ang LMP ay isa ito sa mga programa para abutin no ang lahat ng Pilipino ng bawat mamamayan para tangkilikin no, i-embrace ang sarili nating sarili nating musika. At last year no, napakaganda ang ginawa ng PhilPop na may mga umusbong no na mga grupo sa iba't ibang rehiyon at ito yung kasi nag-create ng music breaking borders ang PhilPop. Ito yung mga musika na sinulat sa lengguwahe ng Visayas, sa Ilocano, sa Ilonggo, no? Ito rin ay isa sa mga programa para ilabas din natin na kung napaka diverse no ng mga naririnig at nakikita nating musika sa online ay napaka-diverse din ng ganun din no ng musika natin dito sa Pilipinas at hindi natin ito sasabihin lang na ang pop music ay nanggagaling lang dito sa sentro ng ating ng sa Metro Manila kundi ito ay bumukas na sa buong Pilipinas at lumalaban na kahit yung mga musika sa Cebu lumalaban na sila sa Metro Manila actually na napakaganda no at yun nga yung mga programang ganito ang naglalo nagpapa tumutulong para hikayatin ang bawat Pilipino na mahalin natin ang ating sariling musika bagamat may mga paborito tayo na mga musikang banyaga na naririnig natin ay kailangan pakinggan din, bigyan din natin ng puwang para pumasok din at marinig din natin ang mga musika na likha dito sa atin. Patuloy tayong nagpapayabong, no? Marami ang nasusulat, hindi lamang sa wikang pambansa, kundi yun na nga, maging sa mga wika sa ibang ibang rehiyon. Kamakailan din lamang ay sumama na rin kami sa bandwagon kami ni na Mr. C. Kami ay taga North Luzon, no? Tinayo na namin ang Amyanan Pop para kami naman sa North Luzon ay meron na rin representation, no? At mahikayat namin ang mga gumagawa, lumilikha ng musika at mga kumakanta sa North Luzon na maging dun sa North Luzon mismo ay i-embrace din namin ang aming sariling ang mga sarili naming likha na hindi rin lang ang musika namin ay mula nung pamulinawen no na o kaya malinaklaylabi kundi may o kaya salidumay kundi may mga bago na rin na mga musika na nakasulat sa sarili naming mga lengguwahe sa North Luzon. So yun dito mismo sa ating bansa mayroon ng ganitong very vibrant no na tunggalian sabihin ko rin siguro tunggalian ng iba't ibang mga kahit hindi natin sinasabi yon pero nangyayari ho na mayroong tunggalian kasi sa aminin ko po sa inyo nainggit ho talaga ako sa Visayas nung nagkaroon sila ng Vispop sabi ko dapat magkaroon din talaga kami sa North Luzon no kailangan yun at mabuhay yun po ang magbubuhay sa ating sa musikang Pilipino. Yun din po ang kasi ang musikang Pilipino po ito po ang nagkukwento ng ating buhay, ng ating kultura, ng ating sensibilidad bilang mga Pilipino. Kaya pinaiigting ho namin ito at ang linggo ng musikang Pilipino, ito ho talaga yung siguro ito na yung umbrella na kaya ho nagkaroon tayo ng isang linggo ng selebrasyon ay para lalong i-instill sa utak sa damdamin, sa puso ng bawat Pilipino na ang sariling atin ay dapat nating tangkilikin at yakapin, no? So yun po. Dagdagan ko lang yun. Sige. Go ahead, CB. Mr. C, kayo na muna. Alam nyo, kaya nga ayoko kayo masyadong na, Mr. C. Ayoko masyadong nag-uumpisa magsalita dahil ang hirap akong pihilan. Yung sinasabi kanina ni Noel, alam nyo, ang pinaka-importante doon kasi, dapat love local. Karamihan kasi noong dati yung mga taga Mindanao, yung mga Bisaya, lagi iniisip nila, para tayo maging kilala, kailangan nating sumulat ng musika, ng Tagalog, para makilala tayo sa Manila.
hindi na yun ang importante ngayon. Alam nyo kung ang importante ngayon, kapag ka yung isang local area, gustong-gusto nila yung kanilang mga kanta, yung kanilang music, pagka sinusuportahan nila yung kanilang yung ginagawa ng komunidad nila, mas lalong umaangat. At saka ang laki ng ano, ang laki ng kontribusyon nila sa national music literature. Kung talagang ay hindi nyo talaga kami, sobra kaming excited kasi ang lakas-lakas ng musika ngayon ng mga Visayan-based composers, Mindanao-based composers. Kaya nga sabi ni kanina ni Noel, nainggit kami mga taga-Norte kasi kailangan din natin silang i-address at sabihin natin, magaling naman tayo din, di ba? Kailangan natin gamitin yung ating language. Now, sasabihin nyo, ay, that's so regionalistic. Hindi po. Alam nyo ba kung ano nangyari? Sa sobrang laki ng aming komunidad ngayon, na nagkakaisa yung mga Bisaya, yung mga taga Bicol, yung mga taga lahat ng areas na napupuntahan namin, konektado kaming lahat. Nagtutulungan, as a matter of fact, kaya nga na-inspire kami doon sa mga ginagawa ng BISPOP tsaka MINPOP, ay dahil nga doon sa connection namin, doon sa komunidad. Ang laki na po ng community ng songwriter. So, maniwala kayo, sinasabi ko in 50 years time, patay na kami ni Noel. Pero, yayabong at yayabong ang musikang original Filipino music. Yan.